Meron po akong napanood na isang statement na itong si Mr. Robin Padilla tungkol nga kay Kibuloy. Balikan lang natin ng konti. Natin ano kita ho? Touch. Ito yon, i-play ang natin. Religion. Sabi niya, never natin kita touch ang religion. Na pakialaman natin. Nakakatakot siya. Sana, yung mga ganitong bagay, huwag na nating palakihin. Na. Yung mga supporter ni sana, pastor, natural lang sila makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila. Yung mga supporter ni pastor, natural lang sila makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila. Yung kanilang pastor. Huwag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin. Yung kanilang pastor. Maging kalmado po. Huwag lang kayo. Sana, hindi, pakiusap lang natin solusyon dito sa mga kaibigan natin. Maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karahasan. Hindi daw solusyon ang karahasan para ma-resolba ang kasong ito ni Kibuloy. Di ba napabaliw na? Sino mang nagsabing may karahasan? Hindi ba't karahasan ang ginagawa ng mga supporters nga nalang si Kibuloy? Sa tingin ko yung sinasabihan niya dito ay yung mga taong kritiko at naniniwala na may kasalanan si Kibuloy. Mantakin mo, sabi na nun si Padilla, na kuno daw ay huwag idamay ang relihiyon. Alam niyo po, Mr. Robin Padilla, ang pinagmulan ng paglaki ng ulo nito si Kibuloy ay ang kanyang huwad, ang kanyang peking relihiyon. Hindi ito kagalang-galang na relihiyon. Ang grupo ni Kibuloy, ang mga supporters ni Kibuloy ay naguyo, naloko at nabaluktot ang kaisipan. Kung titignan niyo po yung mga akusasyon, yun po ay nanggagaling sa mga dating miyembro ng kuno ay simbahan nito si Kibuloy. Tapos sasabihin mo, huwag idamay ang relihiyon. Sino bang kumonekta sa relihiyon at sa isyu na ito ni Kibuloy? O di ba yung mga supporters niya rin? Hindi naman ang publiko. Parang sinisisi mo na ang publiko ay dinadamay ang relihiyon ni Kibuloy. Anong pakialam namin sa relihiyon? Ang sinisigaw po ng publiko ay sumuko si Kibuloy at harapin ang akusasyon niya, mga akusasyon sa kanya. Walang sinisisi kung ano man yung sinasabing relihiyon na sa tingin ko ay peke naman na itong si Kibuloy. Wala pong sinasabi ang mga kababayan natin tungkol sa relihiyon. Okay? Anong sabi niya? Na hindi daw masisisi yung mga followers na magsalita at suportahan si Kibuloy. Natural, hindi talaga masisisi yon dahil nabaluktot na ang kaisipan ng mga yan. Pero take note, at naniniwala tayo na unti-unting malilinawan, unti-unti pong malilinawan ang mga followers na itong si Kibuloy. Kung kayo rin, Mr. Robin Padilla, ay unti-unting maliwanagan at iwasan ang itolerate at suportahan, depensahan ang isang Kibuloy, kayo po ang may kasalanan. Isa kayo sa may pinakamalaking kasalanan kung bakit hanggang ngayon naandyan pa rin yung mga supporters ni Kibuloy at naniniwala pa rin kuno na walang kasalanan. Katindi rin, ano ho? Na kuno ay ginipit, na kuno ay minaliit at tinuring na hindi patas sa isyung ito etang si Kibuloy. Kung titingnan natin, wala namang pang-aapi na ginawa kay Kibuloy. Talaga, pang-aapi daw, inaapi daw yung kanilang idolo. Saan parte yan, Mr. Robin Padilla? Kung makapagsalita kasi itong si Robin Padilla, akala mo talaga may laman yung sinasabi niya. Saan parte inapi si Kibuloy? Hindi ba't siya yung nang-api ng napakarami niyang mga supporters? Tapos saan parte daw inapi? O saan inapi? Tila inapi daw. Sino nang aapi? Sino nang gigipit? You see? Hindi natin masisisi ang mga kababayan natin na minsan ay madaling maniwala sa isang katulad ni Mr. Robin Padilla. Dahil nga naman personality. Artista. Number one senator. Natural may mga naniniwala dyan. Kaya dapat maging responsable ka sa mga sinasabi mo. Napunta yung usapin sa relihiyon at kailan napasok sa isyong ito ang relihiyon. Pero totoo, na kaya nagkaganyan-ganyan, ulit-ulitin ko ang isang Kibuloy, lumaki yung kanyang ulo, dahil sa relihiyon niya. Ginamit niya ang kuno ay kanyang relihiyon para paniwalain at lukohin ang kanyang mga taga-suporta at magkamal ng yaman. So, hindi mo talaga alam yan? Diyos ko po, sa lagay mong yan, talaga napakahirap makatulog dahil una, alam mo sa sarili mo na may kasalanan si Kibuloy at alam mo rin sa sarili mo na nagmamaang-maangan ka. Good luck.